Hey, what's up everyone? It's me, Lauren Q. I'm back. Hello po sa inyo lahat. Nang magandang hapon po sa inyong lahat. Ay, Mama Sam, magandang hapon. Hello, Lauren. Magandang hapon sa iyo. Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At saka syempre, sa lahat ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. So, kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. So, yun na nga, Mama Sam. Ikaw, kamusta naman? Okay na okay lang, Lauren. Siyempre, medyo marami tayong pinagkakaabalahan ngayon at pagod at marami tayong mga stress sa buhay. So, laban lang. Okay lang yan, yes. Oo, laban lang, siyempre. Ayan, so yung pala, shout out pala sa lahat ng nanonood sa amin ngayong hapon ni Mama Sam. Thank you so much po and God bless. So yun na nga Mama Sam, ito nga, may mga hindi akong nabasang question kanina sa pa-live natin. Kaya ngayon, ayan ang pag-uusapan natin ngayon. Ayun, so interesting din naman yung mga question talaga nila. Kaya naman excited akong sagutin ng bonggang-bongga ang mga pa-question ng ating mga mahal na subscribers. Ayan. Okay, ito na nga Mama Sam, simulan na natin at huwag na nating patagalin. Unang question na nanggaling kay Charlie Q. Sabi niya, as of now, 55 candidates na ang confirmed na kasali dito sa Miss Grand International. Pero bakit Mama Sam, ang Venezuela ay hindi kasali sa confirmed na candidates na sasali dito sa Miss Grand International? Well, tawag dito. Kasi may nangyayari ngayon dito sa Miss Grand na parang sa Miss Grand Venezuela na ang Venezuela country kasi medyo baksak kasi talaga yung bansa nila. And then parang feeling ko ina-avoid nila yung mga kandidata na mag-join sa mga pageant. At isa na nga dito ang napag-aanuhan nila ang Miss Grand. To be honest, ang Miss Grand International, ang may hawak dyan, Simster Nawat na yun. Siya yung tumutulong doon sa Miss Grand Venezuela para siya yung parang nag-franchise ng Miss Grand Venezuela. So siya yung tumutulong para maipagpatuloy ng Venezuela yung mga kandidata nilang na ipapadala dito sa Miss Grand International. So paano ba kumikita dyan si Mr. Nawat? Siyempre yung mga sponsorship, tapos yung mga promotion ng Miss Grand. So makakatulong din doon sa Miss Grand International to keep the consistent lang ng Venezuela na makalaban dito sa Miss Grand. So ako, para sa akin, medyo, oo nga, hanggang ngayon hindi pa siya official candidates dito sa Miss Grand International kasi hinihintay din naman siyempre ng yung parang approval ng kanilang gobyerno na maka-join at makalaban siya dito sa Miss Grand International. Pero pinaglalaban niyo ng bagong kandidata ng Miss Grand International from Venezuela na makalaban siya kasi para sa karangalan din yun sa bansa nila. Pero on other side, pwede mo din sabihin na gimmick lang to. Ganon. Para mapag-usapan ng gusto at gumagawa ng inay. Hindi natin alam kasi malapit na ang Miss Grand. Eh bakit noong kinurunahan siya at rampa-rampa siya dyan sa social media, wala namang ganong usapin. Pero ngayon parang may pinag-uusapan na ganito. So pwede itong isa sa mga dahilan para makuha yung publicity o makuha yung attention ng mga tao. At alam mo yon, isa siya sa mga parang makasama doon sa finalist ng Miss Grand, di ba? International. Kasi kung iisipin mo, it's a drama eh. Parang, oo, ba't may ganitong publicity ngayon? Parang bakit may bawal, may ganito, may ganyan. Samantalang nung pinurunahan siya, wala namang ganon. Ngayon may ganitong tema na. So, hindi natin alam kung ito ba ay publicity o ito ba ay gimmick, ito ba ay totoong nangyayari. Ayan. I think, Mama Sam, agree ako doon sa sinabi mo, baka gumagawa lang sila ng ingay para mapag-usapan. Mm-hmm. Pwede din. Hindi ko sure ha, pero pwede din na gano'n. Ayan. Okay, ito naman po, Mama Sam. Next question na nanggaling naman po kay Mark Beyond 1025. Sabi niya, in time of crisis, do you think beauty pageant is still relevant? Oh naman, bakit naman hindi? Is wala naman yung kinalaman doon sa sitwasyon. Kasi bawat pageant have a individual organization and then syempre may mga ganap talaga sila at
may mga nagpa-franchise, may mga kumukuha. So, hindi yun yung parang crisis ngayon, dapat walang pageant. Pageant is must go on. And then relevant yan. At nakikita naman natin ngayon yung pageant. Isa yan sa mga nakaka-motivate sa atin. Isa yan sa mga nakakatulong sa tourism, di ba? Sa turismo, kung saan ginagawa yung isang pageant. Kasi may mga kandidata na pupunta. So may mga papasok na pera. Ang bawat isang kandidata may daladala yung pera doon sa bansa kung saan ginanap yung pageant. Paano ko nasabi yan? Kasi pwedeng pumunta yung nanay niya, pwedeng pumunta yung mga kapatid niya o yung mga kaibigan niya to support her. And then magre-rent yan ng mga hotel. So ibig sabihin, may customer ang hotel at kakain sila sa restaurant. Ibig sabihin, may customer ang restaurant. At syempre, mag-travel sila, may mga babayaran katulad ng mga taxi. So katulad ng mga tawag dito, yung mga bibili ng mga souvenir or kung saan mamagtutur itong mga pamilya na pupunta doon sa isang lugar kung saan yung pageant. So ibig sabihin, may malaking na itutulong yung pageant sa economic doon sa bansa kung saan ginagawa yung pageant. Paano mo masasabi na hindi siya relevant? Meron at meron pa ding value yun, di ba, Mama Sam? Malaki yung naitutulong ng bawat pageant kasi kung iisipin mo, Loren, sa isang kandidata, ilan ang susuporta? Hindi lang naman isang tao. Maaaring yung mother's father niya, yung mga pamilya niya, and then maaaring yung mga kaibigan niya, and then malaking tulong yon para sa turismo kung saan ginagawa yung bansa. Ay, yes, oo. A-agree ka ba doon? Oh, yes, I agree, Mama Sam. Tapos ilang kandidata ang pupunta, tapos magsasama pa sila ng mga ano, relative. Mm-hmm. Kaya nga ang Vietnam, di ba, nag-o-open sila ngayon ng pageant. Kasi bawat isang tao na kandidata, merong 10 pamilya, may 10 tao na daladala yan doon sa Vietnam. Air ticket pa lang, kikita na yung air ticket. Pangalawa, yung mga kakain, mag-stay sa hotel, may customer ang hotel. Bukod doon, syempre yung mga food, bibili din, syempre kakain yan. So, ibig sabihin, may mga seller na kikita. So, ibig sabihin, may pera na papasok doon sa bansa. Plus, yes, bibili sila ng ticket ng Miss Universe o kung ano man yung pageant, another history na naman yon, another pera na naman yon, income na naman. So, paano masasabihin na hindi siya relevant? Oo. At saka, Mama Sam, hindi naman siguro ang family niya lang ang bit-bit niya. Baka meron din yung mga fans niya, di ba? Bit-bit. So, yun yung sinasabi ko. Okay, ito naman po, Mama Sam. Next question na nanggaling kay Lucas. Sabi niya, sino sa Group P ang ngayon ang pinakamalakas? Siyempre, nandun doon, ituturing mo si Peru. Isa yan sa mga malalakas. At saka, siyempre, si Philippines. Iba pa rin yung sus factor na meron ang Philippines. But syempre, mamaya, mas maganda kung aabangan ninyo ang talakayan namin ni Ace tungkol dyan. Kung sino ba talaga ang malakas sa letter P? Kasi yun yung pag-uusapan namin. Ayan. Antabayanan niyo yung palive ni Mama Sam with Kuya Ace. Later ay na, mamaya na yan. Okay, ito naman po, Mama Sam. Next question. Anong reaction mo kay Sashi as a fourth runner-up sa Miss Switzerland? Tingin niyo po, Mama Sam, sasali kaya siya ulit? Okay, so ako si Shasi. Congratulations kasi naka-fourth runner-up siya dito sa Philippines nga, di ba? Hindi siya pumasok sa semifinals. Pero dito, at least, napansin talaga yung galing niya, napansin yung beauty niya. At nag-fourth runner-up siya. Fourth runner-up is a fourth runner-up. Napakaswerte niya. At hindi mo masisisi kung ano man yung sino man yung nanalo, bakit hindi siya nanalo. But nandoon doon na i-congratulate natin siya kasi medyo malayo-layo yung narating niya. Nag-fourth runner-up siya dito. So, ibig sabihin, magandang senyales to. Ngayon, kung pwede ba uli siya sumali sa pageant or mas magandang sumali ba uli siya, itry niya uli. Yes. Kasi na-experience niya na and then now alam niya na kung ano yung gagawin at maghanda pa ng more. Malay mo naman, sa susunod na pagsali niya, panalo siya. Yes. O, baka nga pag sumali siya ulit, siya na ang makokoronahan. Mm-hmm. Don't give up until you can, di ba? Kasi hanggat kaya ng age mo, eti sali ka lang, malay mo naman, pagdating naman sa
pagsusunod ng pagsali mo, eh manalo ka na. Pia Awards back, tatlong beses sumali sa Binibining Pilipinas. First, nag-first runner-up siya. And then second, talagang wala. Pero yung pangatlo, pumalo na. Eh, mamasamsan ba siya dapat sumali uli si Shasi? I think Miss Switzerland, it's better. More than to Miss Universe Philippines. Kasi iba pa rin sa Miss Universe Philippines, iba pa rin yung pinahanap nila doon. And then I think ang Switzerland is opportunity for her. Kasi hindi masyado mabigat yung competition. Mas madali siyang makakakuha ng corona doon sa Switzerland. Ayan. Tsaka mama sa Manuel, I agree doon sa sinabi mo na ano, don't give up until you succeed. Kasi kapag tumigil ka, talo ka. Sa lahat ng bagay at aspeto. Kaya nga sabi ng mama ko lagi, hanggat buhay ka, may pag-asa kang lumaban. Laban pagpatay lang. Ka na, wala na yun. Dead ka na talaga. Kaya pag buhay ka pa, enjoy your life and laban lang. Oo, hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo in the next month. Hindi mo alam kung pwedeng mangyari sa'yo in the next year. Kasi hindi natin alam kung ano yung plano ng Diyos sa atin. Basta keep going. Gumawa ka lang ng tama, gumawa ka ng maayos. Promise, may return yan sa'yo ng mas bongga. Ayan. Okay, ito naman po Mama Sam para sa last question na nanggaling naman po kay Hera G. Official. Sabi niya, Mama Sam and Lauren, ano po masasabi niyo kay Puerto Rico more on guesting tapos kapag nag-training parang dumaan lang siya sa nagpapa-video? Overconfident lang ba siya or secret ang lahat ng training niya? To be honest, hindi natin alam kung ano ang ginagawa niya. Sa nakikita lang natin, yun lang yun natin. Pero hindi naman natin nakikita yung behind. So, pwedeng sikreto lang ang lahat ng galawan niya, tapos nagbibigay lang sila ng teaser. And then, siguro yung pag-guesting niya, isa yun sa mga part kasi bilang isang Miss Puerto Rico ka. Alam naman natin kapag nanalo ka, ang first part niyan ay more on guesting talaga. Kasi syempre, the interview kung paano yung experience mo, kung ano yung feel mo ngayon, kinakamusta. Kasi syempre iba pa rin yung kwento mo after winning. So, yun. Pero yung pagte-training niya siguro, I think nandoon na nagte-training siya. Kung sinasabi mo naman yung overconfident, I think yung pagiging confident niya, natural dapat may confident siya. Pero hindi ko masasabing overconfident kasi nandoon siya sa part na naghahanda pa siya. So, ibig sabihin, hindi pa siya overconfident. Confident lang. Ayan. At I agree din sa sinabi ni Hera na strategy niya talaga siguro yun. Oo. At lahat naman ng kandidata may strategy. At ay, hindi yes. Mo maialis sa kanila yun kasi it's a game. Oo, I agree. Ayan. So yun Mama Sam, yun lang po yung mga question kong dala ngayong gabi. Ayan. Maraming salamat po sa pagsagot ng aking mga question. Yun. Maraming salamat din, Lauren. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe his channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga chika. So yun guys, maraming salamat po. At sana patuloy nyo pong subaybayan at panoorin ang mga conversation namin with Lauren Hill. Ayan. So yun guys, again, maraming salamat sa lahat ng tumutok sa amin ni Mama Sam. Di natin kami magtatagal. Have a good day. Thank you and paalam.